tawag sa pagsamba. Iyong pagalang kay Yahweh ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iirag na parati. Tayo pong lahat, pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating pong awitin ng awit pagpupuri, Amazing Grace. Diyos na sumasa lahat, buong pagpapakumbaba ang kami lumalapit sa umagang ito na puno ng pasasalamat. Dahil sa iyong pag-ibig, yakapin mo kami sa aming pagsamba. Salamat sa buhay na iyong kaloob. Naway patuloy mo kami pagpalain sa aming pagpupuri sa iyo. Dalangin po namin, linisin mo kami sa aming mga kasalanan at ihanda niyo po kami sa aming pagtanggap ng iyong biyayo. Gawin po niyo kami karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Sa aming pagsalo-salo, kami iyong saluhan at pawiin mo po ang aming kaawaan at kagutuman sa pamagitan ng iyong presensya.
Subukan mo kami sa pagmamahal ng Diyos, sa aming paglulog sa pagbilang isang pamilya sa pangalan ni Jesus. Bukulod na kami lahat at may kilala sa iyong pag-ibig at pag-iligtas. Sa mapanig kami ng mundo, kami ganap na nagkaisa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang pagkain na binigay buhay. Amen. Hello, umaga po sa ating lahat. Tayo po ay umawit na patuloy po tayong magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon dahil kahit sa nangyayari ngayon sa ating paligid ay patuloy niya pa rin tayong ginagabayan at alam natin na may ginagawa siya sa buhay ng bawat isa. Kaya atin pong awitin ang Nothing is Impossible. Ating awitan ng ating Diyos at kantahin po natin ang Christ is Enough.
Sinasabi po sa kanta na title ay Christ is Enough na wala na pong masihigit pa sa lahat at tunay nga po na si Christ lang po yung kailangan natin sa buhay natin, lalo na po ngayong pandemic at sa adjustment na gagawin natin sa new normal. Ayun, patuloy po nating awitan at papurihan ng ating Panginoon. Tunay nga po
Jesus, na ikaw lamang sa buhay namin ay sapat na, Panginoon, at dalangin ko po na ikaw po ang siyang parating gumabay at magpala sa bawat isa, Panginoon, na tulungan niyo po kami sa aming mga gawain, Panginoon, at lagi niyo po kaming iligtas. Panginoon, ikaw ang maging sentro ng aming buhay at patunayan namin, Panginoon, sa aming gawa. Patuloy mong pinapatunayan na ikaw nga po sa buhay namin ay sapat na. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aking dalangin. Amen. Sa utang pagbasa, natatagpuan sa awit 11. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala rin naririnig na kahit anong ingay. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan. Huwag mong ipantulog na ako ay pagharian. Tayo pong lahat, naway ito'y salita ko at aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoong Kot ng Lungan, kung ikaw nakugliang kong ang dulot kaligtasan. Pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa Lumang Tipan sa aklat ng Isaiah chapter 54 verse 7 to 10 at ganito po ang sinasabi. Sandaling panahon kitang iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakalingain.
Sa tindi ng aking galit, sandali akong lumayo sa iyo. Ngunit ipadarama ko sa iyo ang aking kahabagan sa pamamagitan ng pag-ibig na wagas. Iyan ang sinabi ni Yahweh na magliligtas sa iyo. Noong panahon ni Noe, ako ay sumumpang hindi na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Aking ipinapangako ngayon, hindi na ako magagalit sa iyo at hindi na kita parurusahan muli. Maguguho ang mga bundok at mga burol ay mayayalik. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Ang ikalawang pagbasa ay matatagpuan sa Aklat ng Kolosas, Kabanata 3, mga talatang 12 hanggang 14. At ganito po ang sinasabi. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayo'y maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahal na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Amen. I want to love you, Lord.
serve you only. Ating pumayanda ang ating puso at isipan sa pakikinig ng buti lang buhay na hati sa atin ng ating pastor, Ralph Cruz. Isang mapagpalang umaga, mga magulang at mga kapatid. Marahil narinig nyo na ang kwento ng isang babae na matapos magkasakit ng maluba ay namatay. At nung siya ay nasa pintuan ng langit, natanong niya yung sinasabing streets of gold. At nakita niya rin yung dulang ano sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos. Nandoon yung kanyang mga maraming kaibigan at maraming mga kamag-anak. So sabi niya, wow, napakaganda pala talaga rito. Kaya sabi niya kay San Pedro, paano ba ako makakapasok o maaari na ba akong pumasok? Sabi ni San Pedro, may papaspel ako sa iyo. At kailangan, maspel mo siya ng tama. Sa ganong paraan, ikaw ay papapasukin sa kaharian ng langit. Sabi niya, sige po, ano pong word ang ipapaspel niyo sa akin, San Pedro? Sabi ni San Pedro, spell love. So siya'y tuwang-tuwa at naspel niya ng maayos at siya'y maluwag na pinapasok sa kaharian ng langit. Di nagtagal, sabi sa kanya na San Pedro, bantayan mo ang pintuan ng langit sa araw na ito. Nagkataon, nung siya'y nagbabantay sa pintuan ng langit, dumating yung kanyang asawa. So nagulat siya, sabi niya, oh, kamusta? Bakit ka naririto? Sabi ng asawa niya, mabuti naman ako. Alam mo, mula nung namatay ka, nakapag-asawa ko ulit. Sabi niya, magandang babae, batang-bata, ano? Kilala mo nga yung nurse, yung isa sa nurse na nag-alaga sa'yo nung nagkasakit ka. Tapos noon, matapos ako makapag-asawa, ay nanalo ako sa loto. Sabi niya ganon. Nagkaroon ako ng maraming pera, kaya world tour, ano, sabi niya ganon. Nag-travel kami, talagang to the max. Alam mo, sabi niya, katunayan na sa bakasyon kami. Kaya lang na-aksidente ako. Kaya nandito ako ngayon, sabi niya. Pwede na ba akong pumasok? O may dapat ba akong gawin para ako ay makapasok? Sabi niya, kailangan mong maspel ng tama yung ipapaspel ko sa'yo. Sige, sabi nga na ng asawa niya, ano ba yung ipapaspel mo? Sabi ng babae, spell Czechoslovakia. Sa umagang ito, ay ating ipinagdiriwang mga kapatid ang World Communion Sunday, kung saan ang lahat ng nananalig kay Jesus sa lahat ng panig ng mundo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay ay nagdiriwang. Sama-sama nating ginugunita ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ni Jesus ang bumabago sa bawat isa sa atin. Yes, the love of Christ renews us. Oo mga kapatid, Paul instructs us to renew our minds. Sabi niya sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Wow! Talagang kailangan, ano? Yung ating
mga pag-iisip. Hayaan nating baguhin ang Diyos upang ating lubusang maunawaan ang kanyang kalooban. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap, ay maisa sa katuparan natin. Kaya nga sabi sa awitin natin, binabago tayo araw-araw ng ating Panginoon. At yun ay hinahayaan natin at inaanyayahan pa natin siya na patuloy pa tayong baguhin hanggang sa kanyang ang kanyang kalikasan ang patuloy na mahayag sa bawat isa. At iyan ang sinasabi mga kapatid sa talata 12 na binasa nating teksto sa Kolosas. Ang sabi, kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Kung titingnan natin mga kapatid ang limang ito, no? Limang magagandang katangian na dapat na raw nating taglayin, ibihis, dapat lagi, palagi ang makita sa buhay ng bawat tagasunod ni Kristo. Yamang tayo'y minamahal at pinili ng Diyos. Tingnan natin ang bawat isa, mga kapatid. Yung ating mga sarili, suriin natin. Mahabagin ka ba? Alam nyo, nung minsan merong akong narinig, ano? Na sumasagot sa mga katanungan ito. Mahabagin ka ba? Ang sabi niya, tigilan niyo ako, di ako nakukuha sa drama, kumita na yan. Mabait ka ba? Sa bait at bait, mabait ako. Pero sa masama, mas masama ako. Mapagpakumbaba ka ba? Nakatira ako sa kalye mayabang at nakasanayan ko na ang makipagpaligsahan. Mahinahon ka ba? Basta wag lang mag-iinit ang ulo ko. Di ako galit, nagpapaliwanag lang. Mapagtiis ka ba? Ano bang sinasabi mo? Makakain ba yan? Pero yung katotohanan, mga magulang, mga kapatid, gaano man kahirap ang pagiging mahabagin, mabait, pagpapakumbaba, pagiging mahinahon, at ang pagiging matiisin, sa pamamagitan ng pag-ibig, wagas na pag-ibig ni Kristo, nababago tayo. Amen? Ikalawa, ang pag-ibig ni Jesus ang magbibigay kapangyarihan. The love of Christ empowers us. Sabi sa verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ang pagpapatawad ay isang napakahalagang katuruan sa ating mga Kristiyano. Una, sabi ni Jesus sa Mateo 6:14-15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Ang mga talatang ito ay dapat umakay sa atin upang maging mapagpatawad ang bawat isa sa atin. So check natin ang ating mga sarili. Mapagpatawad ba ako? Bakit may ilan, ano? Kung minsan na hindi natin agad-agad ma-release yung forgiveness ng totoo. Sa salita, pinatawad natin. Pero sa loob-loob natin, or at the back of our mind, huwag lang nating makikita ang taong iyon ay okay na. Maraming tao gusto tumanggap ng pagpapatawad, pero ayaw naman nilang magpatawad. Pero sabi ng Panginoon, magpatawad tayo kung papaanong tayo ay kanyang pinatatawad
ang Diyos ang may kapangyarihang magpatawad, mga kapatid. Yan ang mababasa natin sa Mateo 9. Kaya nang tanggapin natin ang kapatawaran sa pamamagitan ni Jesus, tinanggap din natin ang kapangyarihan na magpatawad. Sabi ni Martin Luther King Jr., "We must develop and maintain the capacity to forgive. He who is devoid of the power to forgive is devoid of the power to love. There is some good in the worst of us and some evil in the best of us. When we discover this, we are less prone to hate our enemies." Ayun, ano? Kung minsan kasi, kung magalit tayo, wagas. Di ba? Talagang parang hindi huhupa ang nagngangalit na kulog at kidlat. Ang magandang alalahanin natin na may kinalaman ang pag-ibig sa pagpapatawad. Kung hirap tayo ipagkaloob ang kapatawaran, ibig sabihin, hindi rin ganoong kalaki ang ating pagmamahal. Kulang ang pagmamahal, mahirap igawad ang kapatawaran. Pero subalit kung ang pag-ibig natin ay lumalago, mga kapatid, nag-uumapaw sa ating mga puso't buhay para sa ating mga mahal sa buhay. Asawa, anak, mga kapatid, pamilya, mga kaibigan, kapwa na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Hindi mahirap na ipagkaloob sa kanila ang kapatawaran. Sabi sa 1 Pedro 4:8, "Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan." Kahit mahirap, magagawa natin dahil ine-empower tayo ni Jesucristo. Sabi nga natin sa Filipos 4:13, "I can do all things through Him who gives me power." At yung pangatlo, mga kapatid, ang pag-ibig ni Jesus ang magbibigkis sa atin. The love of Christ binds us together. Sa talata 14 ang sabi, "At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa." So hindi lang tayo binabago, hindi lang tayo binibigyan ng kapangyarihan, kundi ang pag-ibig ni Jesus ay nagbibigkis sa ating lahat. Nais niyang magkaroon tayo ng ganap na pagkakaisa. Itong sinasabi ni John Wesley, ano, "The gospel of Christ knows of no religion but social. No holiness but social holiness." So yung social holiness, mga kapatid, ang kailangang mahayag sa ating mga buhay sa araw-araw. Dahil ito yung nagpapakita ng pag-ibig ng bawat isa sa Diyos at sa kapwa. Ngayon at sa lahat ng araw ng ating buhay, dapat namumuhay tayong punong-puno ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Alalahanin natin si Jesus ay namatay para sa ating lahat. Binigay niya ang kanyang katawan at dugo upang ang lahat ay magtamo ng kaligtasan. Kaya sa ating pagdiriwang sa umagang ito, lubos nating isuko sa Diyos ang ating mga buhay para maging ganap ang tawag ng pagkakaisa. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal, inubog ng kanyang palad upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Iabot
mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Pagkat ngayon ang panahon ng pagsasama-sama, sino ka man, saan ka man, di na ito mahalaga. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ang kagalakan, mga kapatid, na tayo ay makibahagi sa pandaigdigang pagdiriwang. Ang pag-alaala sa paghahandog ni Jesus ng kanyang buhay, ang kanyang katawan at dugo para sa kaligtasan at katubusan ng lahat. Mga galak tayo na dumulog sa hapag ng Panginoon. Ating pagsalusaluhan, punong-puno ng pag-ibig, pananampalataya at pagpapasalamat. Mga biyaya na kaloob ng Diyos. Patuloy nating maranasan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Binubusog tayo ng Diyos ng kanyang pag-ibig at pagkapala. At patuloy niyang pinapawi ang lahat ng ating kauhawan. Kung kaya't ang lahat ng alok ng sanlibutan ay mawawala ng kapangyarihan sa ating mga buhay. Tayo magpapatuloy ng may kabanalan habang tayo ay naglilingkod sa Diyos. Tayo dumulog, tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ito, sa pagkain at inumin na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Basbasan niyo po, O Diyos, ang mga pagkain ito. At sa aming pagsasalo-salo, lubusin niyo, O Diyos, ang aming kagalakan, ang aming pag-ibig, at patuloy kaming mga buklod ng ganap na pagkakaisa, lalong higit sa pagtataguyod ng iyong ministeryo. Sa pangalan ni Jesucristong aming Panginoon na tagapagligtas, amen at amen. Habang tumutugtog, mga kapatid, ang mga awiting inihanda ay ating pagsalusaluhan, mga biyaya at ang inumin. Tanggapin natin ito at tayo maging mapagpasalamat.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng bumubuo ng Board of Trustees at ng Malabon Central United Methodist Church, akin pong tinatanggap ang nagkaloob ng disinfecting mat at dalawang trompa na gagamitin po sa ating broadcast ministry. Maraming salamat po sa mga nagkaloob. Sa mga nais pa hong magkaloob, makipag-ugnayan lamang po sa ating pastor. Bihin ang Panginoon ay nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang pagpapala sa ating iglesia. Dalangin natin sa Panginoon ang mga kaloob ng ating mga kapatid. Ang disinfecting mat at ang trompa. Tayo manalangin. Nakilang Diyos, muli lumalapit kami at aming tinatalaga sa iyo ang disinfecting mat at ang trompa. Hinihiling namin, O Diyos, na pagpalain niyo po ang mga gamit na ito. Tulungan niyo kaming maingatan ito at ikaw ang Diyos ang patuloy pong madulutan ng kagalakan sa aming paggamit sa mga bagay na ito na kaloob ng iyong mga anak. At ikaw din po ang patuloy na magpala sa kanila, Panginoon, siksikliglig at nag-uumapaw. Mula sa iyong biyaya, pinagpapasalamat namin ang lahat ng ito. At naway patuloy niyo pang pagpalain ang aming mga buhay at ang aming paglilingkod. Sa karangalan at kaluwalhatian ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Thank you.
Ay manalangin. O Diyos, kami nagpapasalamat sa napakagandang araw na kaloob mo sa amin, Panginoon. Ang kalayaan na magpuri at sumambasaya sa Espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ang patuloy na pagpapala niyo sa amin sa pamamagitan ng paglilinis ng aming mga puso't buhay at pagbibigay sa amin ng panibagong lakas upang kami lumakad sa kabaguhan ng buhay. Salamat po, Panginoon. Dalangin namin patuloy na pagpalain niyo ang mundo na aming ginagalawan. Patuloy niyo pong pagalingin ang aming karamdaman. Ang COVID-19, dinataas namin sa iyo. Ang lahat ng infected, naway gumaling. Ang mga frontliners, patuloy niyong palakasin at pagpalain. Ang mga naulila, bigyan niyo ng panibagong kalakasan, kasiglahan at kaaliwan. Ang mga nawala ng trabaho, bigyan niyo po, Panginoon, ng panibagong pagkakataon. Salamat po. At kami nagtitiwala, dakilang Diyos, na patuloy niyo kaming pagpapalain sa bawat araw ng aming buhay. Inihiling din po namin ang patuloy na paghipo nyo sa aming mga lupang katawan upang pagalingin at pawiin ang aming mga dinaramdam. Ang lahat ng senior citizen, inilalapit namin sa iyo, Panginoon. Pagalingin nyo po kami. Ang lahat ng may karamdaman ay inyo pong pagpalain. Sa pangalan ni Jesus, dumaloy ang iyong kapangyarihan at kagalingan sa aming mga buhay. Pinagpapasalamat din namin, Panginoon, ang mga kapatid naming nasa ibang bansa na nakakasama namin sa pagsamba, sina Tita Presi. Dalangin namin ang patuloy na kagalingan. Pagkaloob nyo, Johan Santos, patuloy nyo po siyang tulungan. Magpakahayag kayong lubos sa kanyang buhay upang ang kanyang pananampalataya, pag-asa ay patuloy. Magtamo, Panginoon. Magdulot sa kanya ng kasiglahan. Pagpalain nyo rin Nanay Conchita Marcelo, Nanay Domingo de Jesus at Nanay Edna Sariana Santos. Bless nyo po sila, Panginoon. Patuloy pang kalakasan, patuloy na buhay, patuloy na katatagan ng pag-ibig at pananalig sa iyo. Salamat po. Ano mang kanilang mga dalangin ay patuloy mo pong dinggin tuloy. Ganyan din, Panginoon, si na Tiloida at Manuel San Antonio. Bless nyo po ang kanilang mga karamdaman. Maasa kaming patuloy, hihipuin at pagagalingin yung lubos ang kanilang mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon. Nadalangin din namin ang patuloy na pagpapala nyo sa mga kapatid naming nagdiriwang ng kaarawan sa linggong ito. Hipuin nyo po sila at pagpalain. Samahan nyo po sa kanilang mga pagdiriwang at ikaw ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanilang buhay at pananampalataya. Nihiling din namin ang patuloy mong paghahari sa aming mga buhay, higit sa mga namumuno sa aming bansa at sa aming iglesia. Patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, na ikaw ang laging marinig, ang tinig at salita mo ang patuloy naming masunod. Ang lahat ay makapamuhay ng mapayapa. May kasaganaan. May kaganakan. Salamat po. Sama-sama ka naming mapaglingkuran ng may katapatan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Ngayon, tanggapin natin ang pagpapala buhat sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mamuhay tayo, puspos ng pag-ibig mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen.
Thank you.